all, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan na like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. Check natin yung ating unit mga call. So ito ay Smiley Edition Double Power Slide 4x2 V6A engine 660cc turbo. So yung kulay nito is inspired Raptor Gray. Ayan. So yan oh. So 3-layer headlights, Smiley Edition. So hindi na natin nilagyan ng every wagon dyan kasi yan po yung request ng ating owner ng ating unit. So complete LTO registered. Ayan. So yung fog lamp natin is original from Smiley Edition. Fully tinted yung ating unit. So ayan oh. So meron tayong 14 inches mag welds. Yan din, meron tayong auto step. So yan yung ating auto step oh. Sa gilid niya. So pansin natin, pag open natin is lalabas yung ating auto step. So new seat cover. So bago na din yung ating mating dito. So yung mga door pads natin is bago na din yung ating upholstery. Ayan, so binaguhan na natin. So check natin dito. So ito bago na din. Tapos all power. So ito yung ating main switch ng ating power window at saka yung ating power mirror. So ito yung ating power mirror, left and right din ito yung ating auto fold ng ating power mirror. So ayan, so yung power slide natin, so long press natin yung ating right side. So ayan, so nag-open po yung ating right side. Then try natin dito sa ating left side. Long press lang natin. Ayan po, nagko-close po siya din. Papasok yung ating auto step ng ating unit. So ayan oh. So meron tayong fog lamp switch, yung ating auto step switch. Pwede natin palabasin, pwede din hindi. Ayan, so meron tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Ayan, so meron tayong armrest dito. Meron tayong neck pillow. So ayan oh. Yung ating dashboard is back to original yung ating kulay. So meron tayong mga sun visor. Meron tayong lagayan dito, ayan oh. Lagayan ng mga sunglasses. Ayan. Lagayan ng mga documents kung gusto nyo po. Ayan. Ito yung ating mga sun visor. So dito meron din tayong console box. Ayan. So check natin dito. So lahat ng mga Smiley Edition is plastic na din dito mga call. So check natin, meron tayong jack, then meron tayong tie wrench dito sa gilid. So lahat ng Smiley mga call is clear tea lights po yan, ganyan po yan lahat. So meron tayong turbo, then every wagon na emblem is original sa Japan. So ayan, meron tayong third seat sa itaas. So ayan, try natin napakan yung brake. Ayan po yung ating third light sa itaas. Ayan. So meron tayong design dito sa lahat ng mga Smiley. Ganito talaga yung kanilang rear bumper. So ayan. So reverse camera. So check natin dito yung ating third seat. So storage at the same time is storage box po siya. Ayan no. So dalawa po siya. Kasya po yung dalawa or isang tao, depende po sa laki ng sasakay dito. Ayan. So check natin yung ating makina. So try natin start. So yung ating makina is nandito. So ito yung ating makina. So kung napansin natin lahat ng, kung meron siyang mga vacuum nyo, na makita nyo po, is yan po ay turbo engine. So ito yung ating turbo mga call. Yan. So ito yung mismong makina natin. Ito yung ating injector, PCB valve. Ayan, so ito yung ating blow off valve. So wastegate valve. So try natin start yung ating makina. Ayan, turn on natin. So yung kanyang mileage, swerte, 89,855. So try natin. So auto step nag-blink kasi lumabas po siya dito. Ayan, pag papasok yan, hindi na natin yan makikita, yung ating blink ng ating auto step. So yan, yung makita natin is yan yung cold start, yung letter C, power steering indicator, battery indicator, then ito yung ating
engine oil indicator. So kadalasan nito is baba na yung oil level natin, or kailangan na natin i-change oil, or sira po yung ating oil pump, or sira po yung ating oil sender sa ating makina. So yan po yung mga tendency na possible na iilaw yung ating oil indicator. Ayan. So ito, possible nito na iilaw yung ating power steering, either motor problem, so may problema sa motor, or module. Yan. So yung iba is mag-loose contact, so iilaw po yan. So medyo titigas konti yung ating steering wheel niyan pag iilaw yung ating steering wheel indicator. So mostly sa ating check engine, pag every wagon, pag low power, nandyan yung map sensor, nandyan yung ignition coil. Pero kung hindi siya low power, nandyan yung oxygen sensor. So yan yung kadalasan, mostly problema kung iilaw yung ating check engine. So try na natin, on natin. So uli, so ito yung ating indicator ng ating overheat. So yung katabi ng letter C, yung may H na red. So yan yung indicator ng ating overheat. So mostly pag overheat yung ating makina, is una pong papatayin ng ating makina is yung ating aircon bago siya iilaw dito sa ating dashboard. So make sure naka-park or naka-neutral bago kayo magpa-andar, kasi hindi yan haandar o nakalagay sa letter R or letter D, 2 or L. So yan, start natin. Yan. So yung natira na lang mga call is yung ating cold start. Pag mainit na yung ating makina, mawala na po yung ating cold start after second or minutes. So yan. So nag-andar na po yung ating makina. So yan oh. So kadalasan mga call, makita nyo lalo na pag umaga, yung ating RPM pag naka-cold start is mataas po. Minsan nasa 2000 or below yung ating RPM pag naka-cold start. So pag mainit na yung makina, dahan-dahan po bababa yung ating RPM. Then after nun, mawala na po yung ating cold start indicator dito. So try natin on yung ating aircon. Yan. So naka-park, on yung ating aircon, then auto. So yung blower, so yan, naka-on na po yung ating aircon yan. So try natin RPM. Yan oh. Okay na okay yung power ng ating makina. So try natin yung ating park light hazard. So try natin yung ating hazard. Titingnan natin. Ayan. Titingnan natin dito. So yung ating headlight, so gana po siya lahat. So yung park light natin, so yan oh, gana po siya. Try natin yung ating fog lamp. So try natin yung ating fog lamp. So ito yung ating switch ng ating fog lamp, din yung ating high. Ayan, so naka-high na po yan. So ayan, yung high is gumana po siya. Yung park light lang, yung isa is papalitan natin. So ayan oh. So yan yung ating seat up. So yung presyo nito mga kolis, ilagay natin sa screen. So ito yung presyo. Nandyan sa ating screen yung total amount niyan. So this unit is going Maynila din, Luzon. So ipapaship natin to bukas Friday. So abangan nila sir yung kanilang unit doon sa Manila Pier sa North Harbor. So ipaship natin to. So yan lang po yung ating vlog for today mga call. Maraming salamat po sa panonood. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Kagayan, ingat po mga call. Bye-bye. God bless po.